Students, I'm your teacher Jahzeel, and teacher in science. So for today's video lesson, students, I will discuss or we're going to determine the effects of changing the components in a circuit. So, mapapansin ninyo students, dun sa aking previous lesson, I diniscuss or binanggit ko doon the very important, four important components of a circuit, which is the power source, the wires, the load, and the switch. So what we're going to determine in this video lesson, we're going to determine the effect when we change that different components. Kung dadamihan ba natin, kukuntian ba natin, hahabaan ba natin, what will happen or what is the effect of changing that components. Okay? So ito yung malalaman natin for today's video lesson. So at the end of the lesson, the learner must meet the following objective. First, enumerate the two categories of modification of the components of a circuit. Second, determine the changes that occur in series circuit and parallel circuit. And yung last, explain the effects when a component of a circuit change in number. So, okay? So, syempre, konting review tayo. And hindi ko to pinakita nung previews. Kasi ang pinakita ko sa inyo is the actual image of the battery, the bulb, the wires, and the load. So, para mas maging familiar tayo dito, students, sa mga science images, ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba itong maito. Okay? So, unahin natin itong dalawa na to. Yung dalawa na yan, students, yan yung ating mga bulb or yung ating load. So, dyan ninyo malalaman, students, kung dyan ba liliwanag or magkakaroon ng bulb yung ating or napunta or nakarating ba dyan sa bulb na yan yung ating mga power source. So, ang tawag dyan kapag ganyan ang image natin, students, yan yung bulb or yung load na tinatawag. Ito naman, nasa ibaba ay yung mga ating mga switch. So, kapag yan ay naka-close, kung yan ang nakikita nyo, students, it means that the switch is on. Okay? Pero kapag yan ay nakabukas or naka-open, it means it's off. Kasi wala ng current yung nag- And itong part na to, students, ay yung ating power source or yung ating mga battery. So, kung mapapansin niyo, there is a long hand and short hand. Yung long hand natin, students, yan yung positive side while the shorter is the negative sign ng ating mga battery. And syempre, yung mga natira na part is the wire. Kahit yung nasa gilid at yung nasa tabi ng yellow na na box, yan din yung mga wire din yan, students. Okay? So, para familiar lang kayo sa mga science picture or some science images, kasi pinakita ko sa inyo dun sa previous lesson, ay mga actual picture. Okay? So, ito yung titingnan natin ngayon sa video lesson na to. So, changing the components in a circuit is in a circuit result to changing its performance too. So, syempre, kapag binago natin yung mga components, binawasan natin ng bulb, nilagyan natin ng maraming bulb, nilagyan natin ng maraming battery, syempre, yung performance ng ating circuit ay nag-iiba din. Okay? There are two modification ng changing in components. So, first, the types of circuit, and pangalawa, yung change in number of components. Yan, ito yung change in type of circuit. So, dalawa siya. May tinatawag siyang circuit, series circuit and parallel circuit. So, ganito lang yan kadali, students. When we say the series circuit is a type of circuit that contains a single path for the current to flow. Isa lang yung pwede niyang daanan na flow ng electricity. Okay? When one light bulb is loosened or busted, all the other bulbs are affected. No bulb will light. Kasi nga, yung flow niya ay nasa isang single path lang. So, kapag namatayan or
di na sumindi yung isa, syempre, yung isa damay na din. Or yung lahat ng bulb natin ay dadamay na din. Okay? Pag sinabi natin series circuit, single path yung dadaan. And, ayan, a loosened or basal bulbs open the circuit which prevents the electric current from flowing. So, kapag walang electric current, it means that the circuit is open. To light all the bulbs, the circuit must be closed. So, buksan lang na, i-switch on lang natin. And this can be done by replacing the basal bulb light bulb. So, kapag medyo pundido na yung isa, palitan lang na natin ng isa. Kasi nga, pundido na yung isang bulb, so hindi na yung flow of electricity ay hindi na kaya or hindi na nakakapag-transfer sa ibang bulb. That's why, palitan lang natin para hindi madama yung dalawa pa na natitira. Okay, and if we say the parallel circuit is a type of circuit that contains two or more paths. So, kanina sa series, single path lang siya, while in this parallel circuit ay two or more paths yung ginagalawan nila. So, kung mapapansin ninyo dun sa ating example na image dyan sa gilid, ay kung saan siyang pwesto. Okay? Kaya, kahit tanggalan mo yan ng bulb, ay yung dalawang bulb na yan ay liliwanag pa rin. Magla-light up pa din. Kasi nga, iba naman yung dinadaanan niya na electricity. Okay? Ayan. Sabi dyan, when one light bulb is loosened or busted, the other bulbs are not affected and still continue to function. Kasi nga, parallel circuit siya. Two or more pathway yung kanyang dinadaanan. So, kayang-kaya niya mag-survive. A break in one path will not cause the other bulbs not to light because the electric current can still flow through the other paths. Yun yun, students. So, mas maganda, students, ang ginagamit ninyo ay parallel circuit. Pero, wag naman yung parallel circuit tapos another parallel circuit. Okay? Medyo delikado yun, students. So, ganun lang gawin ninyo. So, dito naman tayo sa change in type of... Ito pa rin yung types of circuit natin. So, tinignan lang natin yung difference niya. So, kapag series circuit, pathway, single lang. Ang kanyang pang parallel naman ay two or more pathway. So, second naman na modification or classification of modification in changing or the... determining the changes or the effect of the circuit, ito naman yan, change in number of component. So, paano pag nag-iba yung energy source, yung wires, load, and switch? Ano ba yung mga possible na mangyayari? So, ito yun, students. So, dyan, students, the addition of more powers in the series will improve the load's performance. So, syempre, ayan, pag mas madami tayong bulb na nilagay, pag marami tayong nilagay na battery, syempre, yung ating bulb ay mas liliwanag. So, mas okay siya. Kasi mas marami siyang energy na nakukuha. That's why, yung ating bulb ay mas magiging brighter. Ayan. Yung dalawang source niya, mas maganda. Kasi mas maliwanag. Pero sayang sa battery, no, students? Pero yan, sinashow ko lang naman yung kung ano yung possible na mangyari. Okay, dito naman tayo when we change the number of wire. So, kapag sinabi natin dito, ayan, kung mapapansin ninyo, students, may longer wire tayo at may shorter wire. So, dyan, sabi dyan, as the wire gets longer, the load's performance decreases. And as the wire gets shorter, the load's performance increases. So, syempre, ganun nga. Kapag mas longer wire, mas matagal yung pagta-transfer ng electricity papunta dun sa load. That's why, yung ating mga bulb ay antagal din mag-light up. Pero, kapag ang ginamit natin ay mas shorter wire, yung ating performance ay mas mabilis or mas ma-increases. Mas makikita natin agad, ay, kasi nga, mas shorter yung gamit. Okay?
Okay? So, kapag kayo ay gagawa po ng mga circuit, gamit kayo ng shorter kaysa sa mga longer. Okay? So, kapag gumamit tayo ng longer, yung ating light ay magiging dimmer. And kapag shorter, syempre mas brighter yung kalalabasan. Okay, dito naman tayo sa load or yung ating mga bulb. Yan, yung bulb. So, kapag tayo ay nag-add ng maraming bulb, it decreases the performance of the load. Why? Because yung nagsishare kasi sila ng power supply dun sa ating iisang battery. So, hindi maganda na marami tayong bulb and kukunti lang yung ating power source o yung energy. Kasi nga mag-aagawan sila. That's why yung performance na yung makikita natin dyan is mas dimmer yung kalalabasan o yung light na ma-observe natin is mas dimmer. Kasi nga, nagsishare sila dun sa power supply ng iisang battery. That's why, pag po kayo ay gagawa ng circuit, huwag na masyadong maraming bulb. Lalo na kung yung inyong power source o yung ating energy source or yung battery ay iisa lang. Okay? Okay, dito sa ating summary, students, a circuit can be modified based on type. Tapos na pala tayo. Based on the types of circuit and the number of components. So, a series circuit contains a single path for the electricity to flow. On the other hand, parallel circuit contains two or more paths for the current to flow. So, the performance of the circuits is affected by adding more power source and increasing the length of wire and adding more. So, depende students kung ano yung change nyo na components. Yung performance nila ay pwedeng maging okay at pwedeng maging okay. So, pwede siyang maging dimmer or mas maging brighter yung kalalabasan ng light bulb na yon. Okay? So, I hope you learned something, students. So, thank you for attending and see you on my next video lesson. And, happy learning, students!